Hello mga kawanderham, ang video natin ngayon ay tungkol sa katanungan ng ating kawanderham na si Justin Marquez. So ang problem natin ay 3-digit numbers divisible by 3 are to be formed using any of the digits 0, 1, 3, 5, and 9. How many of this kind can be formed if repetition is not allowed such that A, one of the digits is even number, B, the hundredth digit is even number. So, yan ang ating problem na sasagutan. So, tagalugin nga natin para natin maintindihan. Meron daw, ifo-form tayong 3-digit number na divisible by 3 gamit itong mga digit na to. 0, 1, 3, 5, 9. Ilang 3-digit number daw mafo-form natin dito sa 0, 1, 3, 5, 9 na walang repetition o wala kang uulitin kapag ang isa sa mga digit ay even number, B, kapag ang hundredth digit ay even number. So, bago natin simulan, reviewin muna natin yung place value. Halimbawa, meron tayong number na 123. So, 3 yung ones digit, 2 yung tens digit, 1 yung hundredth digit. So, reviewin lang natin. Kailangan kasi natin yan sa problem. Ngayon, una muna nating sagutan itong letter B. Mas madali ito eh. The hundredth digit is even number. Itong hundredth digit daw ay even number. So, ang given natin 0, 1, 3, 5, 9. Bubuo tayo ng 3-digit number gamit itong mga digit na to. So, alin ba dito ang even number? 0, even number. 1, odd number yan. 3, odd. 5, odd. 9, odd. So, dito sa ating given, isa lang ang even number, 0. So, kailangan ng hundredth digit ay even number. Yung naandito sa pwesto na to, even number. So, since 0 lang ang even number natin, so, halimbawa, magkakaroon tayo ng ganito. Kunwari, 0, 1, 3. So, basta 0, lagi yung nasa hundredth digit. Kasi 0 lang naman yung even number natin. Ngayon, kung 0 ang nasa hundredth digit natin, ibig sabihin, hindi siya 3-digit number, 2-digit number lang siya. Kasi halimbawa ito, 0, 1, 3. Same lang siya sa 13. 2-digit number lang yan. Tuwing 0 ang ilalagay mo sa 100th digit, 2-digit number lang. Hindi ka makakabuo ng 3-digit number. So, ang sagot natin sa letter B, how many of this kind, ilang 3-digit number mabubuo mo kapag ang 100th digit ay even number? Wala, 0. Wala tayong mabubuo na 3-digit number kapag 0 ang nasa 100th digit or even ang nasa 100th digit. So next, letter A, one of the digits is even number. So ngayon, yung 100th digit, wala na yan. Na ano na natin yan. So ang choices na lang natin, ang even ay, or ang 0 ay nasa 10th digit or nasa 1's digit. So, 0 yan. Kasi yan lang yung even natin. One of the digits is even number. Ngayon, ilang 3-digit number na divisible by 3 ang mabubuo natin? So, paano ba natin malalaman na divisible by 3 ang isang number? Kailangan lahat ng mga digits niya pag pinag-add mo, multiple of 3. So, pag 3-digit number, ibig sabihin, yung 100th digit, pag in-add mo sa 10th digit, at in-add mo sa 1's digit, equal siya sa multiple of 3. So, since isang digit natin ay 0, so dalawa na lang yung itatry nating ipag-add dito sa 0, 1, 3, 5, 9. So, anong ibig kong sabihin? So, ipagpa-partner natin dalawa. 1, 3, 1, 5, 1, 9, 3, 5, 3, 9, 5, 9. So, try nga natin pag-add in. 1 plus 3 equals 4. 1 plus 5 equals 6. 1 plus 9 equals 10. 3 plus 5 equals 8. 3 plus 9 equals 12. 5 plus 9 equals 14. So, alin ba dito ang multiple of 3? Ito, 6. Tsaka, 12. Itong 4, hindi multiple of 3. 10, hindi. 8, hindi. 14, hindi. So, ibig sabihin, ang digit na magagamit natin ay 1 at 5, tsaka 3 at 9. So, paano yan?
Kapag 0 ang nasa tens digit, so gamitin natin yung 1 at 5. Pwede tayong makabuo ng 3-digit number gamit ang 1 at 5. 1, 0, 5 or 5, 0, 1. Yung 3 at 9 naman, so pwedeng 3, 0, 9, pwedeng 9, 0, 3. So yan, lahat dyan, divisible by 3. Kahit itry nyo sa calculator, ibig sabihin ng divisible by 3, pag dinivide mo sa 3, walang remainder. Ngayon kapag 0 naman yung nasa 1's digit, so ganun din. Gagamitin natin yung 1 at 5. So 1, 5, 0, pwede ring 5, 1, 0. At 3, 9. 3, 9, 0, 9, 3, 0. So yan lang lahat ng mga mabubuo natin na 3-digit number na divisible by 3. Kapag nasa 10's ang even number at nasa 1's ang even number. So ilan lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sagot natin sa ating letter A, one of the digits is even number, 8. 8 na 3-digit number na divisible by 3 ang iyong mabubuo. So yan po ang ating video for today. Ito po ay solution lang ni Kuya Wonder. Wala akong maiisip na mas madaling solution o kung may formula ba to. Pero kung may alam kayong ibang solution, share nyo naman sa comment below para may bagong matutunan si Kuya Wonder at ang ating mga ka-Wonderham. Bye-bye!